Nagkasunog din sa tatlong bahay sa Kalamba, Laguna at naapula iyan gamit ang tubig sa swimming pool sa lugar. Habang wala pa ang mga bumbero, nagbayanihan ang mga residente sa barangay Pansol at sumalok ng tubig sa swimming pool sa kalapit na resort. Pagdating ng mga bumbero, naubusan sila ng tubig sa tindi ng apoy, kaya sa swimming pool din sila nag-refill ng tubig. Wala namang nasaktan sa insidente. Problema sa kuryente ang itinuturong salhi ng Sunog. Unang dalawang buwan pa lang ng taon, mahigit 3,000 sunog na ang naitala sa buong bansa. Huwag naman po sana, pero sakaling magkasunog sa inyong lugar, dapat I am ready. Narito ang QRT. Kung maliit lang ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad na tumawag ng bumbero kung hindi kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap ng ibang daan palabas. Unang naiipon ang usok sa kisame, kaya imbes na tumayo, gumapang papunta sa bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong para hindi malanghap ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop, and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang degaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel, tela at iba pang mga bagay na madaling masunog sa kandila at iba pang maaring pagmula ng apoy. At importante ring planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog.